Nagpakabayani ang nanay ko sa ibang bansa. Yan ang matapang na sagot ng host comedian na si Vice Ganda sa isang netizen na idinamay siya at ang ilang artistang umano'y breadwinner din, kagaya ni Andrea Brillantes. Nagsimula ang isyung ito nang sagutin ng ina ni Andrea Brillantes ang isang basher na kinwestiyon ng kanyang pagpapalaki sa anak matapos na patuloy itong idinadawit sa hiwalayan ng Katniel. Ayon kasi sa naging sagot ng ina ni Andrea, na pag-aral umano ng aktres ang kanyang mga kapatid, nakapagpagawa ng kanilang sariling bahay at may sarili rin umano itong negosyo. Dahil dito, nagbigay din ng kanyang opinion si Cian Gasa patungkol dito at ayon sa kanya, hindi umano dapat na ikaproud ng ina ni Andrea na ang anak nito ang nagtaguyod ng kanilang pamilya simula sa pagpapaaral ng kanyang mga kapatid hanggang sa pagpapatayo ng kanilang sariling bahay. Mga pahayag ni Cian Gasa, Mami Belle, hindi ka po dapat proud na si Andrea ang nakapagpagawa ng bahay niyo at nakapagpatapos ng mga anak mo sa school. Kasi kapag ipinagsigawan mo po ito, ay para mo pong siniraan yung sarili mo sa publiko. Hindi ko po kayo maaaring husgahan dahil hindi ko po alam ang buong kwento ng inyong pamilya. Ang akin lang ay mag-ingat po tayo sa binibitawang salita in public at huwag magpadala sa silakbo ng damdamin. Matapos nga nito ay isang netizen ang tila sinagot ang mga pahayag na ito ni Cian Gasa at idinamay pa nga nito ang ilang mga artista na ayon sa kanya ay kabilang din sa mga artistang breadwinner. Pahayag nito, Hindi ako fan ni Blight or kahit sinong artista, pero kung yan ang punto mo, abay isali mo na lahat ng nanay ng mga artista na umasa sa kanila gaya ng nanay ni Vice Ganda, nanay ni Francine, nanay ni Catherine Bernardo, nanay ni Bea Alonso, etc. Lahat po sila breadwinner. Ngunit tila nga kaagad na kinontra ng komedyanteng si Vice ang pahayag na ito ng netizen at itinangging umasa ang kanyang ina sa kanyang pagsishowbiz. Mga pahayag ni Vice, excuse me, never umasa sa akin ang nanay ko. Nagpakabayani siya sa ibang bansa para makapagpadala sa amin sa Pinas at makaraos kami. May ipon ang nanay ko. Huwag mo siyang isali sa kung anumang diskusyon nyo. Samantala, narito rin ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Ngayon na nga lang nakapagpahinga nanay ni Meme sa ilang taon na pagtatrabaho sa ibang bansa eh. Kaya ngayon sobrang spoiled niya. And I say, deserve. Sana nanood ka man lang ng recent vlogs nila. Hi. OFW mama ni Vice. Kumbaga, nag-work siya para sa anak niya. Ibinabalik lang ni Vice lahat ng hirap at pagod ng mama niya. Sa tagal niyang nag-abroad, may ipon yun. Nasa senior na mama ni Vice. At kahit ako man siguro, ibibigay ko lahat mapasaya lang ang mama ko. Love ang tawag dun, the breadwinner.